Pag-isip at nagkaroon ng time para i-update kayo sa mga nangyari mga nakaraang araw sa pagkawala ni Mahal. Ito, kagagaling ko lang po sa Himlayan at sa mga hindi po nakakaalam ay na-quarantine po ako ng 14 days at hindi po ako nakabisita kay Mahal. Bigat sa puso yung mga nangyari mga nakaraang araw. Hindi ko kinaya yung mga bigla ang pangyayari na kahit ako hindi ko rin in-expect na ganun yung mangyayari. Mga nakaraang araw po, nag-start po, kwento ko lamang po sa inyo yung naging kalagayan ni Mahal yung mga panahon po na nagkaroon po siya ng ubo. Panahon po nang nawala po yung papa ni Mahal, doon na po nag-start ang pagiging matamlay ni Mahal dito sa bahay. Simula po nang namatay yung papa ni Mahal, doon na po nag-start yung pagiging matamlay niya. Na ngayon lang din po namin na nakita sa kanya na ganun yung kalagayan niya. Na minsan po, tahimik na lamang po, and out of nowhere po, minsan po, magsasalita siya about sa papa niya. So, yun yung papa niya po kasi, nung pagkamatay po niya, masyado po dinamdam ni Mahal yung pagkawala ng papa niya. And that time po kasi, nandun pa rin po sa bahay ni na Mahal yung abo na papa niya. So masyado niya pong dinamdam yung pagkawala ng papa niya. Palagi niya pong iniisip yung mga nakaraan ng papa niya. Palagi niya pong iniisip yung mga plano na gusto niyang gawin sa pagtulong sa kanyang papa, sa kanyang pamilya. Naging matamlay po siya ng mga panahon na yun. Although, isang po pagkasama namin siya, tumatawa naman po siya. Pero deep inside sa kanya, may dinadamdam po. And that time po, mga August 25-26 po, nagkaroon po siya ng ubo. Nag-start po siya sa ubo na normal naman po sa atin na magkaroon po ng ubo. And that time po, pinainom ko po si Mahal ng Lagundi syrup kasi yun po yung hiyang po sa kanya. So hanggang kinabukasan po yun, nakatulog naman po si Mahal. Then pagdating po ng Friday na yun, nagkaroon na po siya ng sinat. Nagkaroon na po siya ng lagnat. So sa lagnat po na yung pinainom ko naman po siya ng Biogesic pagkakain po niya 3 times a day po. Then kinabukasan po, nakatulog naman po siya hanggang umaga po. Tapos pagkadating po ng kinabukasan, hinipo ko po siya pagkagising. Hinipo ko po siya kung mainit-init pa o hindi. Okay naman na po siya, galing na daw po siya. Kinausap ko rin po siya kung kamusta yung kalagayan niya, okay naman daw po siya. Friday, Saturday and Sunday po, maayos naman po yung kalagayan niya. Pero by yung time po na yun, nasa sala lang po siya, nakaupo at nanonood. Tapos nag-games lang po siya. Hilig niya po kasi araw-araw yung mag-games po.
then pupunta po siya dito sa kwarto. Minsan tanghali, natutulog na. Nag-start po yung pagtulog niya ng tanghali ng time na nawala po yung papa niya. Palagi niya po gustong mag-isa. Gusto niya po palagi nandito sa kwarto. Kahit yayain po namin ng mga kapatid ko na pumunta sa labas para mawala man lang yung kanyang pagiging malungkutin. Niyayaya po namin siya sa labas para kahit paano malibang-libang naman po siya. And after po mga ilang oras din, mga tambay niya, babalik naman po siya dito sa kwarto. Ang iniisip ko lang po talaga is masyado niya po dinamdam yung pagkawala ng papa niya. At yun po yung parang nakapagbigay sa kanya ng stress yung pag-iisip niya. Hanggang sa pagdating po ng Linggo, gabi na po. Pagkadating po ng Linggo ng gabi, hinipo ko po siya. Bigla nagkaroon po uli siya ng trangkaso. So nag-worry na po ako kasi sabi ko nga po sa kanya, tinatanong ko po kung nawalan po siya ng pang-amoy at saka panlasa. Sabi niya po, okay naman daw po yung pakiramdam niya, may panlasa naman daw po siya, may pang-amoy naman daw po siya. Minsan nga po sinubukan ko nga po sa kanya na may ipakain sa kanya nang hindi niya alam kung ano yun. Nawalaan naman po niya. So, kampante po ako na sabi ko nga po, ay hindi to COVID. Wala siyang symptoms ng ganun. Pero narangkaso po siya tapos nagka-ubo po siya. Tapos kinabukasan po ng Monday, pumunta na po dito yung manager niya na kausap niya po that time na sabi niya, nagpapabili po si Mahal ng gamot sa kanya kasi nga po yung last po na ano namin na check up po sa doktor, dun po kumuha ng gamot para kay Mahal. So si Mahal po kasi hindi po talaga naglalabas ng plema si Mahal, kahit sabihin niya po na ilabas, hindi po niya kayang ilabas, hindi po siya marunong maglabas ng plema sa sarili niya. Kaya ang ginawa po namin, ang ginawa po yung gamot po na pinainom sa kanya is pampalabas po ng plema sa puwet. Sabi niya po kasi kahit hindi naman daw po lumabas sa bunganga niya, hindi niya mailabas, sa puwet naman daw po lalabas yun. So ang ginawa po, binilan po ng pampadumi si Mahal. Ayun, hanggang sa nakadumi naman po, lumabas na rin po yung yung blema niya, pero hindi po yun enough para yung mga nabuo niyang blema sa baga niya ay okay na. Kumbaga hindi po yun sapat para lahat ng problema niya mailabas yan. Monday ng tanghali na po, dumating na po yung manager ni Mahal para ipainom sa kanya yung gamot nga po na nabili para po dun sa pagdumi ni Mahal. So after po pagkakain ng tanghalian, pinainom na po siya ng gamot and then inobserbahan na po namin kung ano yung magiging kalagayan niya sa mga susunod na oras. Sa mga panahon po ninyo kasi from time to time po, lagi namin tinatanong si Mahal kung kamusta yung kalagayan niya, kung okay ba siya, kung may nararamdaman ba siya, kung may masakit ba sa kanya. Sabi niya po, okay lang naman daw po siya at wala naman daw pong masakit sa kanya. Ilalagnat lang daw po siya at mainit lang naman daw po siya. So okay pa po kami doon. Ginawa po namin, sinabi na po namin sa nung mga paggabi na, in-inform na po namin si tita, tinawagan po, minessage po ni manager si tita niya na ganun nga po yung kalagay ni Mahal. So ang ginawa po namin, inobserbahan po namin muna hanggang sa kinagabihan na po, okay naman po si Mahal.
nakatulog naman po siya, nakapagpahinga naman po siya hanggang sa madaling araw. Ini-inform po namin si tita uli kasi from time to time po kailangan po namin ng consent ni tita para makakilos po kami. So ini-inform naman po namin si tita sa mga naging kalagayan ni Mahal that time po. And then pagdating po ng mga kinabukasan po, naghanda na po kami ng ng oxygen para in case po na anuman mang mangyari, at least may pang-reserve po kami na panglagay kay Mahal. Morning, pinakain po muna namin si Mahal, tapos pinainom po namin ng gamot. And simula alas 7, alas 8, mga ganong oras po, hanggang alas 11, nakatulog naman po si Mahal. Pagkagising po ni Mahal, tinanong po namin kung kamusta na yung kalagayan niya. Pero wala na po siyang sinad noon. Pero nagkakaroon po siya ng malamig na pawis. So tinanong po namin siya kung kamusta yung kalagayan niya. Ang sabi niya man, okay naman daw po. Naimit pa naman po eh. Okay naman daw po. Sabi ko, sigurado. Sabi naman po namin, sigurado ka. Sure ka. Sabi, matamlay naman po ng mga lagay na yun eh. Tapos, noong sinalpakan po namin ng oxygen, medyo naghahabol po ng hinga si Mahal. Nung sinalpakan po namin ng oxygen that time po, umukay naman po yung kanyang hinga. And then, after po ng mga ilang oras po na naubos na po yung oxygen, nagpa-refill po si manager ng oxygen para in case naman po na hindi na maghabol po ng hinga si Mahal, may ilalagay po kay Mahal na oxygen para makapagpahinga. At dun sakto po pagkaalis ni manager, pagdating po ng mga ilang minuto, tinawagan ko po siya nang sabi ko hindi nga po makahinga si Mahal, nahihirapan makahinga. So bumalik po si Manny, dala-dala po yung oxygen. And that time po, pagkalagay namin ng oxygen, sinalpakan po namin ng oxygen, dinala na po namin sa ospital. Pagdating po namin sa ospital, naisip lang po namin na ang mga ospital po kasi dito medyo malayo po sa bayan. So yung naisip po namin na ospital, yung medyo malapit po dito sa banda sa amin, para ang gagawin lang po namin, ginagawin po namin muna is i-ano si Mahal. Namin po sa ospital yung malapit po dito, habang nagdadrive na ako, dinala po namin dito sa malapit na ospital para bigyan po muna ng doon na si Mahal, para pag naging okay po yung kalagayan niya, saka po na itatransfer sa private ospital. Dinala na po namin sa ospital, iniwan ko, nadala na po namin sa ospital, sabi ko nga po sa doktor, pagalingin nga po si Mahal kasi naghahabol po ng hinga that time po, kasi si manager na po yung naiwan muna. Kasi nga po, may pinabili sa akin si yung mga doktor para gamitin kay Mahal. So nagbiyahe po ako, nag-drive po ako papunta ng mga drugstore sa Mercury, kung saan-saan po. Inabot na rin po ako sa Santo Tomas, sa Marambara, inipag po. After mga 2 hours, saka lang po ako nakabalik. So, pagdating ko po, medyo okay naman po si Mahal. Sabi, nasusurvive naman po. Mga ilang oras lang din po. Ilang oras lang din po.
Nagsabi nga po yung doktor na 50-50 na nga po si Mahal. At that time po kasi lutang na ako, hindi ko na po alam kung ano yung mga mangyayari, na ayoko po mag-isip ng negative eh. Hindi ko po muna pinakinggan yung sinasabi ng doktor. Basta sabi ko, sana makasurvive si Mahal, sana maging okay si Mahal. So ang kinausap na po ng doktor, si manager nga po, then mga ang nakita nga po sa kanya is severe acute respiratory distress syndrome. Tapos yung mga ilang oras po, ayun, diniklar na po na wala na si Mahal. Sasabi ko lang sa iyo, Mahal, alam ko na masaya ka na ngayon kasama ko si Papa, dahil sabi mo nga, hintayin ka ni Papa. Pero ngayon sumama ka na sa kanya. Alam ko masaya ka na. Sabi sa iyo kasi alam ko kasi ako nandyan sa inyo kasama ang papa mo. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Binigay mo na kasi yahan sa mga araw, sa mga kasama kita. Iniisip na po namin na sa sobrang stress po ni Mahal sa pag-iisip sa kanyang papa, yun na yung naging epekto sa kanya ng maging komplikasyon sa kanyang sa kanyang katawan. Kapag nabuo na yung naging komplikasyon na yung ubo niya, yung plema niya, sa naging kalagayan niya. So, secondary to COVID daw po, ayun nga po, naging resulta po, COVID. Then, that time po, after nga po na mawala si Mahal, inayos na po namin yung mga papers niya. Tapos after mga kinabukasan po, after po yung mga 2 days po, nagpa-antigen test po ko. And then first na swab ko po nga po, negative po. And then tumawag po ako sa LGU kung pwede nga po na makalabas po para mag-asikaso nga po.
So hindi nga po ako pinayagan ng LGU at tinurn over nga po kami sa barangay na. And then yun, hindi na nga po kami nakalabas kasi nga po isaswab nga daw po ulit kami. So after mga September 6, paswab ulit kami. Pangalawang swab nga po, yun nga po.